ating lingkod si Dogbong Ramirez. Isang masayang Biyernes po muli sa inyo lahat. At syempre po sa ating paglalawig sa himpapawid. Salamat sa ating mga IT, technical at engineer na pwedeng ibigin, pwedeng mahalin, wag lamang ang kinin. Maraming salamat kay Miss Mine. At ganoon din po kila Ma'am Tanya, kila Ma'am Nelly, kila Ma'am Via, kila Ma'am Gina, Ma'am Marina, kay Ma'am Presa, Alpha, at ganoon din po sa ating butihin, kay si Sir Johnson, si Sir Amba, at kay Ma'am Jaja Pineda, Doktora Jaja Pineda, at syempre po sa ating Vice President and Station Manager, no other than Sir Benny Maligdem, at sa ating Chairman, kay na talagang pinagkakatiwalaan ng mas nakakarami at napakababang loob, walang iba kundi si Chairman Eplen Rambo Rapanan. Muli sa ating paglalawig sa himpapawid, makakasama po natin ang gwapong-gwapo at machong-machong doktor na kung saan ang kanyang bisyo ay maglingkod sa bayan. Walang iba kundi si Doc Blobic Flores. Doc, magandang hapon. Okay, yung mic ni Doc. Okay. Oh, ayan, meron na. Hello. Yan. Doc, magandang hapon po. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Okay. Doc, sabi ni Doc po, machong-macho daw. Oh. Ayan, no? Oh. Okay. Doc, kamusta po ang araw nyo ngayon? Ay, araw-araw, despite of the many challenges at saka stressful activities, masaya pa rin tayo kasi may mga nangyayaring maganda. Totoo. Kahit pa paano. Mm-hmm. Okay, so sa inyong ginagawa sa pang-araw-araw, kay saan kayo most busy sa inyong practice, Doc? Unang-una kasi ito commitment ko na na makapagsilbi, makapagpaabot ng serbisyo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may sakit. Okay. Uh-huh. Alright. So ito po yung taong ang pahinga niya ay maglingkod. Di ba? Ang pahinga niya ay maglingkod. Bakit? Nasa dugo na niya ang ginagawa niya sa pang-araw-araw. Kaya maraming salamat, Doc, at dapat ka na tularan ng mas nakakarami na unahin ang maglingkod at magpalasakit sa ating mga kababayan, lalong higit sa ating mga nagkakaedad na nakatulad natin. Okay, Doc, ano po ba yung mga ginagawa ninyo sa paraan ng inyong pagsusuri at paglunas sa inyong mga pasyente? Base po sa ating sinimulan, nagsimula kasi ako rito bilang isang isang conventional practitioner. Yeah. Oo. At base sa aking mga experience, marami tayong mga pasyenteng nagdaan sa ating kamay na kung saan ay nakikita natin kung ano yung nangyayari. Yeah. Mula sila ay dumating, ma-diagnose sila, malaman yung ating kanilang karamdaman. Yes. At sa ating pagmo-monitor, unti-unti nating naiintindihan paano ba ang mas maayos, mas mabilis at mas ligtas na paggaling na kailangan nating ibahagi sa kanila. Yun. Si Doc Flobic Flores po ay isang medical doctor na kung saan siya po ay psychologist at the same time. So ibig sabihin ang paraan po ng kanyang ginagawa kay sa paggagamot po ngayon ay conventional at saka traditional. Pinagsama po kaya po ang approach po niya ay tinatawag na integrative. Integrative medicine na kung saan ang pinag-uusapan natin ano ang tamang lunas. Hindi lang po dun sa tinatawag nating mga signs and symptoms, kundi mismo po yung mga root cause. Anong pinagmulan ng mga karamdaman ng isang katauhan kung paano po malulunasan ang kanilang problema ng pangkalusugan. Okay, so ano usually po ang paraan ninyo para suriin ang karamdaman ng isang pasyente na inyong pinaglilingkuran, Dr. Flobic? Unang-una, meron namang talagang usual na sinusunod bilang protocol kung paano malaman ano yung eksaktong health status ng mga pasyente. Yes. At meron din talagang standard na pamamaraan kung paano natin sila mapagaling, kung ano man yung kanilang karamdaman. Pero sisimulan ko ito dito sa aking sarili na kung saan ay hindi porke ikaw ay manggagamot, hindi ka na nagkakasakit. O yun, maganda yan. Ako po ay nagkasakit din. Oo.
hindi po tayo perfecto. So ibig sabihin, kayo din ay nakaramdam ng sakit. Ito ba ay malala o hindi naman? Actually, masasabi kong moderate to severe ang aking status the time na ako yung nagkasakit. Mm-mm. Dahil mantakin mo, Doc Bong. Apo. Yung aking karanasan kung saan ay naiintindihan ko ngayon ng mga pasyente kung bakit sila nakakaranas ng ganon. Okay. Dahil ako mismo, naramdaman ko yung hirap. Mm-mm. Yung sakripisyo at saka yung stress na grabe yung... Oo. Yung magdamag, nararanasan mo yung kirot. Yes. Nagigising ka wala sa oras, pabalik-balik ka sa kama, tatayo ka na naman. Doon ko na-realize, ganito ang buhay ng mga may sakit. So ako, kung hindi ko siguro naranasan ang magkasakit, maaaring hindi ko mauunawaan ang damdamin ng bawat pasyente. Totoo yun. So, ako naman, it is an advantage na na-experience ko yung ganitong uri ng sakit. Mm-mm. At doon ko ngayon nauunawaan kung papaano, ano ba ang dapat kong gawin para itong mga pasyente naman ay makaranas ng kaginhawaan. Totoo yun. At hindi mo man natatanong pa, Doc, ano, ang aking karamdaman ay medyo mahirap dahil dumating yung pagkakataon na halos hindi ko kayang tumayo sa sarili ko. Ganon? Yes. At dinanas mo yun? Dinanas ko yun. In spite na ikaw ay isang medical doctor? Yeah. Balikan nito kasi. Mm-mm. I was once a part of a medical, pharmaceutical company. Mm-mm. Na kung saan I have been serving as one of the consultants. Mm-mm. At yung mga projects ay outreach sa mga labas. Mm-mm. Lahat kung saan ang project nandun ako. Yeah. At dito ko na-experience yung magandang pakiramdam. Mm-mm. Na ikaw ay nasa isang lugar, nagsiservisyo ka, tapos nakakain mo. Yes. Kung ano yung mga special na pagkain sa bawat area. Katulad ng sa Norte. Oo. Di ba sa Norte, napakasarap ng kanilang bagnet. Oo. Sarap dyan. Napakasarap ng kanilang longganisa. Oo. At doon, nagluluto sila ng tinatawag na pakbet o pinakbet. Pinakbet? Na nasag... Ay, bagoong. Nasagpawan ti bagnet. Sarap talaga yan, ha? Oo. At sa iba't ibang lugar pa na kung saan may kanya-kanya talaga silang specialty sa pagkain. Oo, oo. So, yun, in-enjoy ko siya, pero dumating yung pagkakataon na naranasan ko yung para ka kung hindi tama itong aking ginagawa dahil itong mga pagkain ko. Mm-mm. Ay hindi na yata akma sa dapat na kainin ko dahil itinuturo natin kung ano yung dapat kainin at ano yung dapat iwasan. Oo. So doon nagsimula ang aking karamdaman. Unang-una, nagkaroon ako ng suffering sa sciatica. Sciatica problem. Yes. Ang sciatica ay isang uri ng disease o ailment na kung saan ang apektado ay ang ating sciatic nerve. Oo. Ang ating sciatic nerve ay matatagpuan mula dito sa bewang sa likod, mm-hmm. sa balakang pababa hanggang dito sa ating alak-alakan. Yes. Na kung saan yung kirot hindi lang ordinaryong kirot, kundi yung kirot na kung saan ay hindi ko, halos hindi ko kayang tumayo at halos hindi ko kayang lumakad. Oo, oo, oo. Kumbaga parang naipitan ka talaga ng ano, sa gulugod mo. Yung hindi ako mapakali. Sa aking pag-upo, lagi akong bumibiling na pag naka... Yeah. Pag nakahiga naman ako, hindi talaga ako makabiling hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi na ako makalakad ng maayos. Mm-mm. At yung aking panganay na anak, mm-mm. na lalaki, nakita niya yung dinanas ko at siya yung tumutulong sa akin. Oo. Na itatayo ako. Yeah. Nakahiga ako sa lapag. Mm-mm. Tapos ito yung kama. Mm-mm. Hindi ko kayang sumampa kay Mrs. Ah, sa kama namin, Mrs. Hirap akong sumampa sa kama. Pero mo may sakit na? May sakit na, muntik pa makasampa. Okay, sige. That time actually, nag-iisa na ako eh. Binata na, teka muna, ayoko nang banggitin. Ayoko nang alalahanin yung mga nakaraan. Baka bigla may mag-chat dito.
Okay. So, ayun nga. Dahil doon sa aking karamdaman na yun, nag-isip ako ano ba dapat kong gawin. Kasi hindi na ako nakakapasok sa trabaho. Oo. At lagi na lang sick leave. Lagi na lang indefinite leave. Oo. Hanggang sa dumating yung time, hindi ko na talaga kaya magtrabaho. Oo. At dahil ako naman ay nasa isang prominenteng pharmaceutical company, lahat naman ng medications ko ay libre. Pero kasi may supply sa'yo. That's right. Pero ganun pa man, ay syempre, nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman na kung saan ay dapat ko bang inumin ito? Dapat ko ba itong sundin? Yes. Eh tayo ngayon nagbibigay ng rekomendasyon sa ating mga pasyente. Uh-oh. Tapos hindi rin natin susundin para sa sarili natin. So, sakit yan eh. Kung ano yung karampatang gamot o pang tayo ay gumaling, eh dapat tayo mismo. Tayo mismo ang gumagawa, no? Ang iinom o susunod sa dapat nating inumin. Yes, yes. Agree ako dyan. Hanggang sa dok, umabot sa puntong ang iniinom ko ay siyam. Siyam? Siyam na klaseng gamot. Siyam na pirasong gamot na makakaiba? Maintenance. Ganun kadami? Yes, siyam. Parang pwede ka na magtayo ng sarili mong butika nun ah. magmumula yan sa aking hypertension. Oo. Oo. Dalawang klase yun, yung amlodipine at saka yung losartan. Dahil napakatas ng presyon ko eh. Tapos sa CBC ko nakita napakalapot ng aking dugo na ang reason ay yung triglycerides level ko at saka cholesterol. Napakataas. So meron akong atorvastatin. Meron akong clopidogrel. So apat na kaagad yun. Sa diabetes ko, ang aking iniinom, glimepiride na 4 mg. Yeah. Lima na yon. Oh, grabe na. Tapos, yung sa pain. Pain management mo, ano naman iniinom mo doon? Umiinom ako ng Celecoxib at saka yung isang anti-inflammatory drug. Oo. Na kung saan ay sumasakit na yung aking tenga. Nagre-ring na siya. Yan yung tinatawag na side effect na. Oh, nung gamot na ininom mo. Adverse reaction na ng aking mga iniinom. Yeah. Oo. At marami pa. So, a total of 9 kinds of synthetic medicine na tinitake ko. Oo. Sabi ko, may pag-asa pa kaya akong gumaling sa dami ng aking iniinom na ito. Mga kababayan, pero mo, kung isang medical doctor na nagkaroon ng malalang karamdaman, nagtatanong sa sarili niya, may pag-asa pa ba ako gumagaling? Pero teknota, umiinom siya ng siyam na gamot. Pero iniisip niya, may pag-asa pa ba kaya siyang gumaling? Eh di ba kayo din nakakaranas ng ganyan? Kay araw-araw kayo umiinom ng gamot, hindi din ba kayo nagtatanong? Oh, eto si Dr. Plovic Flores, medical doctor. Okay? Anong so, sabi niya? Kailan pong kaya ako gagaling? Okay, no? Itong katanungan na ito ay bago ko ito, sarili ko rin ang sasagot dapat. Yeah, bago ko nakuha yung eksaktong kasagutan, mm-mm. Eh tayo naman kasi ay meron naman tayong takot sa Panginoon. Yes. Siyempre, isinasangguni natin lahat naman. Lahat naman kung meron tayong mga suliranin, meron tayong mga katanungan na dapat nating maintindihan, malaman ng kasagutan. Yes. Inilalapit natin. Kaya lang, pagkakaiba, noong ako'y wala pang sakit, tatlong beses lang akong manalangin sa buong maghapon. Oh, mga kababayan, si Doc Flovic po'y madasalin. Nung wala pa siya nararamdaman, tatlong beses lang daw siyang nananalangin. Oo, yun, alamin natin kung nadagdagan din panalangin niya nung siya nagkasakit. Kasi kayo din mismo, nagtatanong sa sarili ninyo, di ba? Nananalangin din kayo. O, tignan natin. True experience ito ni Doc Flovic, ha? Doc Flovic, go ahead. So, yung standard na number of prayers na ginagawa ko every day, yun yung in the morning when I arise, hindi po pwedeng hindi ako luluhod, hindi po pwedeng hindi ako lalapit for a supplication. Uh-uh.
Tapos nagpapasalamat dahil nadagdagan na naman ang ating buhay ng isang araw na naman. Tama. Napasalamatan natin yung mga nagdaang mga na-experience natin, ang mga ups and downs na kahit papaano ay nakapagbigay sa atin ng leksyon. Yeah. At sa lahat ng mga bendisyon na ipinagkaloob niya. Yes. Lalong-lalo na sa ating maayos na pangangatawan at nakakapagsilbi sa ating pamilya, mga mahal sa buhay at sa lahat ng mga taong dapat pagsilbihan. Totoo. Pangalawa, na panalangin ko yung pag ako'y aalis na, yung siyempre hingi tayo ng guidance, ng gabay sa kanya, at protection upang magiging maganda ang buong maghapon. Yes. At ang pangatlo, ito na ngayon sinasabi kong pangatlo, ito yung pag ako'y dumadating na, hindi po pwedeng matutulog ako na hindi lumalapit muna sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Totoo. Okay. Pero nung ako'y nagkasakit na, Doc, alam mo? Oo, anong nangyari? Nakakahiya mang aminin, pero yung tatlong standard 3 prayers na ginagawa ko every day, siguro nagiging oras-oras na. 24 hours na to. So kung oras-oras, yun ibig sabihin 24 times ako mag-pray. Hindi lang kasi sa tuwing nararamdaman ko yung kirot, at sa tuwing nararamdaman ko yung aking karamdaman, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Di ba? Iisa lang ibig sabihin niya, Dr. Flavik. God heal, the doctor get paid. Pero sa'yo, dahil doktor ka, ang hinihingi mo lang yung kagalingan mo, lahat dinadaing mo sa kanya. Ano sabi mo? Diyos ko po, tulungan niyo ako kung paano po maibsan ito nararamdaman ko. At ako naman po isincere sa aking mga panalangin at naramdaman ko na totoong may Diyos. Naramdaman ko siya na totoong mahal niya tayo. Yes, yes. Na ang lahat ng kanyang anak na lumalapit ay pinagbibigyan niya ng pagkakataon upang pakinggan tayo. Totoo naman. At naramdaman ko yon dahil sabi ko, ibibigay ko ang aking buhay sa inyo. Sana bigyan niyo lang ako ng pagkakataong lumakas muli. Yes. At gusto kong makapagsilbi ulit. Kasi that time, hindi ko na kaya magtrabaho, ni-retire na ako ng kumpanya. Early retirement ka? Early, hindi lang early, kundi forced retirement. Hindi ka na nila kailangan. Oo, inutil na ako. Pabigat ka na sa kumpanya, ginagastusan ka pa. Naku po, yari. Tapos? Yun yung time na talagang bagsak na bagsak yung aking emosyon. Yun din yung time na, alam mo, kung iisipin ko yung sitwasyon ko na napakahirap palang maging binata ulit. Wala nag-aaruga. May mga nag-aaruga naman kasi actually may mga kapatid naman akong nag-offer ng sa akin. Yeah. Sampu kaming magkakapatid, Dok. Kaunti lang pala kayo. Oo, masipag yung nanay at tatay ko. Baog yung nanay. Okay. Pero ganun pa man, naramdaman ko na talagang may Diyos at mahal tayo. Dahil isa sa mga kasagutan ng aking panalangin na express na nasagot ay yung sabi ko, ano ba yung dapat kong gawin? Magbigay kayo sa akin ng sign. At saka sana maipadala nyo sa akin ang instrumento para sa aking paggaling. Hindi ako nainip, nagtiyaga ako, umabot ako ng ilang linggo na sana dumating na. Ito ay dumating yung sinasabi kong pinakinggan na ko, dumating yung aking hiling. Meron akong kaibigan na nagpunta sa akin, nabalitaan niya yung aking sitwasyon. Oo. At nagkumustahan kami hanggang sa ipinakita niya sa akin yung dala niya. Oo. Isang hindi ko pa maintindihan kung ano yun noon kasi maasim ba yan? Maasim ba yan? Hindi, nakalagay sa isang ano, isang pakete, isang bag na binuksan sa akin. Sabi niya, inumin mo ito. Baka sakaling makatulong sa iyo. Eh ako naman tiningnan ko kung ano yun. Bigla akong umiling. Sabi ko, hindi ko kailangan yan.
Okay. Eh, siyempre parang insulto, magbibigay siya sa akin ng isang bagay na hindi ko naman ini-endorse at itinuturong inumin ng mga pasyente. Yeah. Pero ibibigay niya sa akin, ipapainom niya ngayon sa akin. Mm-mm. Pero sabi ko rin, sige, iiwanan mo dyan. Mm-mm. Nagtampo nga sa akin, sabi niya, yun, may pride ka pa rin, sabi niya. Ito, iiwanan ko sa'yo, nasa sa'yo kung gusto mong inumin. Oo. At nagpaliwanag naman siya para saan ba yan. Yeah. So sige ka, ako, iwanan mo na lang dyan. Mm-mm. So umalis siya. Nung wala na siya, tiningnan ko, binasa ko. Yung nilalaman nung ibinigay sa akin ay merong mga components ng mga herbal. Herbal siya? Yeah, herbal. Tapos meron siyang mga, yung mga components niya, mga dahon-dahon. Mm-mm. At kung ano pa. So, nung tiningnan ko, pang ano ito ha, kako? Parang pang libatiba. Malabatiba. Okay. Pang labatiba ito ha, kako. Pero tiningnan ko, meron talaga siyang flushing at saka detoxification na effect. Oo. So, sabi ko naman sa isip ko, kung ito ang makakatulog sa akin, ba't hindi ko iinumin? Oo. So, yan. Wala naman siguro mawawala sa akin dahil natural naman siya. Mm-mm. Organic naman siya. Yes. At nakita ko yung component ay puro natural talaga, mga halaman. Yeah. So ito na, naalala ko yung lola ko nung araw na pag kami ay sumasakit ang aming tiyan, merong dinidikdik na dahon na nilalagay dito, merong kinatak, kinakatas, pinapainom sa amin. At pati yung malunggay, dami naming malunggay nung araw doon sa bakuran. Kinakatas din niya at yun madalas naming kinakain. Yes. Pagka nagtinola, pag nagdinengdeng, kung anumang luto, naggagata, laging malunggay. Ibig sabihin, sagana kayo sa ano, sa mga tanim na halaman. Noong araw. Oh, at gulay. Nung buhay pa yung lolo't lola ko kasi medyo malawak yung aming aming lupa kung saan ay naipamana ng kanilang mga magulang. Yes. So, to make the long story short, yung aking pag-inom, dumating yung pagkakataon na madalas akong dumumi. Mm-mm. Tapos yung pawis ko tagaktak. Mm-mm. Madalas din akong umihi. Hanggang sa nakakaramdam ako ng kaginhawaan, gumagaan yung dibdib ko. Oo. Yung dating sakit ng batok ko, unti-unting nawawala. Mm. Yung dating pagkahilo ko, unti-unting nawawala. Ano ba yung tumama sa yung karamdaman? Nung una kasi, ang aking karamdaman nagsimula sa sciatica. Ito nga sciatica lang muna. Yung ating sciatic nerve. Mm. Tapos nag-take ako ng mga pain relievers, yung mga anti-inflammatory. High dosage intake mo siguro? Of dahil course, gusto mo maipsan eh. Natural. Oh. Gusto ko. Oh. Gusto ko mabilis na paggaling. Mm-hmm. Hanggang sa dumating yung time, parang iba yung pakiramdam ko. Nagpalit naman ako. Uminom naman akong panibago. Oh. Hanggang sa nung ako'y nagpa-CBC, sinek ko yung status ng aking dugo. Eto na, nagkakaroon na ng mga complications. Yeah. Oh. So, tumaas ang triglycerides ko. Oh. Yung aking blood fat talagang sobra lapot. Lapot siya. Yung aking presyon napakataas. Oo. Napakataas ng aking blood sugar level. That time. Tapos yung aking liver, yung accumulation ng fats. Mm-mm. Grabe. Yung fatty liver kung tawagin. Yeah. Tapos yung aking kidneys, tumaas yung aking uric acid. Yes. Tumaas yung aking proteinuria index. Mm-mm. Yung aking blood urea nitrogen. Mm-mm. Buti na lang yung aking krea, hindi naman yung BUN mo, hindi naapektuhan. Blood urea nitrogen tumaas din. Okay, paano yung ano, yung GFR ng kidney mo? Ang status ng kidneys ko that time, hindi naman siya damage, hindi naman damage. Wala namang trouble, kundi yung itong mga nagtaas na ito, buti na agapan. Nakita ko agad yung status na nagtataas, itong mga nabanggit ko, agad-agad naman akong gumawa ng aksyon upang ito'y ma-control. So yun nga, tamang-tama dumating yung kaibigan kong sinasabi ko na may dala-dala. Yeah. Na siyang aking inom. Bago ko ininom ito, yung aking mga maintenance, totally in-stop ko kasi nabibingi na ako. Nabibingi ka na?
Kay biruin mo, sabi mo, shab yung iniinom mo. Yeah, sabay-sabay yun. Okay. Mm. So, yun, di, nung in-stop kong ganyan, agad-agad ko namang ininom ito. Meron namang direction doon, pero nag-mega dose ako. Gusto ko kasi mabilis eh. Oo, nagmamadali ka rin ha. Yun na yung parang, sinasabi ko na parang yung pagdumi ko talagang... Parang yung ibang pasyente din natin yan, di ba? Minamadali din nila yung paggaling nila. Tama. Pero hindi naman din sila sumusunod. Pero Dok, ang nangyari, blessing eh. Kasi noong ako'y nagsimula na sa pag-inom, yung pawis ko, tagaktak, yung aking pagdumi. Yeah. Tapos gumaan-gaan yung aking pakiramdam. Tapos unti-unti nawawala yung paggabing eh. So inabot ako ng 7 araw na nag-take noon. On the 7th day, nakakatayo na ako. Pero yung paglakad ko hindi pa ganap. Balanse, na. Wala pang balanse. O paika-ika pa akong ganyan na hindi ko pa kaya talagang lumakad ng malayo. Okay. So titigil na naman ako. Makatukot yung aking kamay. At yun, tuloy-tuloy hanggang umabot ako ng, siguro, umabot ako ng 2 buwan. 2 buwan din? Yung, na yung, nag-medicate. Yung gamutan mo? Yes. Kasama yung mga maintenance mo? Wala na yung maintenance. Tinanggal mo na? Tinanggal mo na. Lahat. So, how many months mo tinanggal mo? Nag-monitor ako. Nag-monitor ako. Oo. Yung CBC ko every week, ginagawa ko yan. Oo. So, yun, a total of 2 months, siguro, umabot. Mm-mm. Tapos, one early morning, pagtayo ko para iihi, di punta ako sa CR. Tapos, bumaba ako sa hagdanan. Wala sa isip ko yun. Basta bumaba ako, tinignan ko yung bakuran. Oo. Tapos, lumabas ako ng gate. Kasi papaangat na yung araw. Ayun, may pumansin sa akin, kapitbahay namin. Sabi niya, oh, magaling ka na pala. Sabi sa akin. Eh, kung ano, doon ko lang na-realize, gumaling na nga pala ako. Gumaling na nga pala ako, kako. Okay. So yun, bumalik ako sa bahay. Oo. Nagbihis ako, nagsuot ako ng shorts, tapos nag-rubber shoes. Naglakad-lakad lang ako. Ayun, doon nagsimula. Araw-araw ko nang ginagawa yung paglalakad. Yeah. Hanggang sa okay na ako. Nagja-jogging na ako. In fact, naglalaro na naman ako ng basketball that time. Hanggang sa nung lumakas na ako, nagpaalam ako, sabi ko sa nanay ko, luluwas muna ako, kako. Kasi hinayagan naman ako. Ang pagluwas ko, ang purpose ko doon, para hanapin yung address kung nasaan yung nandoon sa kung anong binigay sa'yo. Na, oh, kasi alam ko yung napagpagaling sa akin eh. Tumuloy ako ng Manila, tapos nakarating ako ng Ortigas. Yeah. Sa Ortigas, yung office nila kung nasan yun, galing yun. Sabi sa akin, pumunta ka ng Tarlac sa Victoria. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, nakita ko yung isang hospital na kung saan ang kanilang practice ay holistic. Holistic approach? Oo, hindi conventional. Kasi yung kanilang ginagawa, puro ang kanilang mga modalities na ginagawa, katulad nung yung nag-acupuncture, meron silang mga ginagawang hindi naman namin ginagawa sa conventional practice namin. So sabi ko, parang kakaiba ito ah. Tapos nakilala ko ngayon ang may-ari, si Dr. Farah Bunch. Dr. Farah, magandang hapon po. Siya ang medical doctor doon. Medical doctor siya, pero yung kanyang practice holistic. Holistic yung approach niya. Tapos meron silang mga innovations, mga formulations nila na base sa kanilang mga testimonials, maraming gumagaling. At ito naman ay may mga legalities. Kumpleto naman sila. So, yun. Parang na-inspire ako. Yes. Ito siguro ako ang pwede kong gawin. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, gagayahin ko siya. Nagkaroon ka ng idea. Kasi kumbaga, ikaw yung nagiging produkto ng produkto. At gusto mo na magiging ganun talaga. Iisa lang naman yung nasa isip ko that time na kung ako na pagaling nitong produktong ito, yeah,
paano kung ako na mismo ang mag-i-endorso sa magre-recommend sa mga tao? Oo. Mm. At gagaling din sila, di mas marami ka ako ang magbe-benefit. Mm. So wala na akong iniisip kung ano pa man pasit kung papaano rin ako makapagbayad. Kasi utang na loob ko na yun, gumaling ako eh. Mm. So yun, tuwan-tuwa ako, bumili ako ng ilan, dala-dala ko, bumalik na naman ako ng La Union. At yun yung aking nire-recommenda. Yes. So after a month, bumalik na naman ako ng Maynila. At doon nakita ko yung aking mga kaibigan, mga kakilala. Tapos may nag-invite sa akin, sabi, gusto mo ba na ano, mag-check up ka sa aming company? Yeah. O di, sige kako. So, nag-check up muna ako, tapos tingnan niyo muna kako kung paano. Di, ayun, nung makita ako mag-check up, hindi na ako binitawan. Nagiging suki ka na nila? Hindi ako binitawan nung company. Yeah. Sabi, pinag-report ulit ako hanggang sa nag-offer na sila. Mm-mm. Nagbabayad ng 5K per duty ko. Yeah. May 6,000 per duty, ganun. Yes. So, sila na nag-offer. So, dumami yung mga companies na siguro dahil nakita nila maganda. Inaabot kaya ako ng hanggang hating gabi sa pag-check up sa company. Grabe yan, ang tagal ah. Yeah, pero ang approach ko iba na. Mm-mm. Ito, Doc, ang matindi. Mm-mm. Yung dating approach ko sa conventional, hindi ko na ginagawa yun. 360 yan, ha? 180 lang. 180 lang. Okay. Yung, ang dating ginagawa ko sa conventional na pagpapagaling, hindi na yun. Mm-mm. Binago mo na. Para pang nagkaroon ako ng inspiration ka ako. Oo. Gawin ko ito kako kasi doon ako gumaling eh. Totoo. Napag-compare ko kasi yung synthetic doon sa ano. Pero wala naman itong foul na ano kasi andun pa rin naman yung ating paniniwala. Totoo. Sa conventional option. Pero dahil ako experience ko, gumaling ako sa natural. Yes. So sabi ko, subukan ko ito. So doon ko sinimulan na pag may pasyente ako. Oo. Ginagawa ko ito pero hindi ko pa nakukuha yung perfect na para ang isang pasyente ay mapagaling ko doon sa gawin na yon. Yeah. Ito yung tinatawag na holistic approach. Naturopathic approach. Mm-mm. Unti-unti inaaral ko hanggang sa ito, meron na akong apat na protocols. Mm-mm. Meron akong apat na sa programang ginagawa ko sa pagpapagaling na kung saan ay nakita ko naman yung success kasi maraming gumagaling talaga. Tama. I started my practice, naturopathic practice, 2016 after attending a naturopathic school na kung saan ay credit ito sa kanila pag ako'y nag-announce o nagbanggit, baka magalit naman sa akin yung ibang naturopathic schools. Mm-mm. In fact, I attended two schools dahil doon sa desire ko na magawa itong holistic approach na ito, nag-enroll ako sa dalawang schools na ito. Yeah. Okay. Habang ako'y nagtatrabaho, nag-aaral din ako. Oo. O yun, sa madali sabi, yung aking knowledge, unti-unti nang natutwist, nadadivert into a holistic approach na. Yes. Uh-oh. At itong aking natutunan na apat na na protocols, sinusunod ko talaga ito. Maraming mga pasyente na minsan lumalapit sa akin, sabi na, Doc, pwede mo ba akong bigyan ng resetang ganito, ganyan, kasi naubos na itong aking gamot. Sabi ko, hindi tayo po pwede ng ganon. Kailangan malaman muna natin yung inyong health status. Magpa-diagnose muna kayo. Yes. So, doon, medyo magastos kasi pupunta pa sila sa laboratory. Yes. Tapos babalik sa akin. Tama, oo. I-review ko yung kanilang result, i-interpret ko sa kanila, tapos magbibigay ako ng recommendation. So, unang-una, time-consuming at saka yung kanilang gagastusin ay medyo mapapamahal sila. Oh, malaki na. Ano kaya ang dapat kong gawin? Yun, iniisip ko yun hanggang sa may mga nag-i-sponsor na companies, may mga outreach programs, mga outreach medical projects na dinadala ako at ako ang nag-check up at dumadami ang mga pasyente dun sa mga ginagawa ko. Hanggang sa
na-realize ko siguro kailangan mag-establish ako on my own. Mm-hmm. So, ayun. Ito, good news ko sa iyo, Dr. Lovic. Kasi yung team ng Wellness Pilipinas, kapag kailangan ng pasyente mo ng X-ray, ultrasound, CT scan, dialysis, or MRI, kay merong pong programa ang Wellness Pilipinas kasama si Sir Mike, kay at kasama yung isang grupo na kung saan pwede nating ilibre yung findings o yung check up nila with that, kay with our recommendation. Kaya ang paglalaanan na lang ng pasyente is yung panlunas, yung pagsusuri meron na tayo. Oh, makakatulong na yun sa kanila siguro. Dahil i-recommend lang naman natin pagkatapos yung panlunas ng paglalaanan. Kasi kung pati yung pagsusuri na kanakaramdaman yung pinaproblema nila, edi lalo yung panlunas sila. That's right. Okay, yung mic mo, Doc. Yung palang pagsusuri ay problemado na sila. Tama. Nga, paano na nga yung kanilang pambili? Mm-mm. Para sa gamot nila. Anyway, Doc, bale, ganito kasi. Dahil doon sa ginagawa ko, unti-unti kong nadidevelop yung sistema. Yes. Hanggang sa ako ay nagtayo na ng aking sariling clinic. By the way, shout out sa aking partner na kung saan ay nasa Europe siya ngayon. Nasa Europe? Yeah. Si Miss May. Siya yung aking partner dito at siya rin yung kasama ko sa mga ginagawa naming pagsiservisyo. Yeah. Oo. Paparating pa lang siya. Kailan? So, hi partner. Itong November. November itong next month, second week of November. Wow. Nandito okay, siya. Sige. Now, itong aking ginagawa ngayon sa pag-establish ko na ito. Unti-unti kong naiintindihan ano ba yung mga pangangailangan ng bawat pasyente. Yeah. Ano ba yung nagpapahirap? Ano ba yung nagpapabigat sa kanila kung bakit hindi sila gumagaling? Yeah. Karamihan kasi sa mga pasyente talaga, palipat-lipat. Naghahanap ng panlunas eh. Kung saan may nababalita ang doktor na ganito, ganyan, doon sila nagpupunta. Yeah. So ako, that time kasi, niisip ko pa kung kailangan ko mag-establish on my own. So nung nakapag-establish na ako, ginawa ko na yung iniisip kong proseso. So itong proseso na ito, nagko-conduct kami muna ng mga diagnostic processes na kung saan ay gumagamit kami ng mga gadgets na pang-diagnose. Ito'y tatlong klase. May mga nag-offer sa akin ng LBA. Live blood analysis. Yeah, live blood analysis na kung saan ay nag-i-extract talaga tayo ng blood. Yes, oo. Tapos yun yung ginagamit natin para sa reference. Oo. Tapos doon, yan tinitingnan natin through yung sa microscope. Oo. Tapos doon sa ating screen. Anong deficiency screen, nila? Nandoon yung kanilang health status. Yes. So, mai-interpret natin dyan. Yeah. The other one, yung tinatawag na iris analysis. Analysis. Oh, iridologist naman na practice. Oo. So, kumbaga malaking bagay. Pero ito ang ginagamit ko ngayon na siyang, kumbaga, dito mas marami ang napagsisilbihan. Mm-mm. Mas affordable siya. At saka ito ay mabilis. Mm-mm. Mabilis ang resulta. Yeah. Yung pagka sila ay i-diagnose after 60 seconds, lumabas na. Ito naman yung QRMA naman. Yes, ito yung magnetic resonance analyzer. Yes, na similar naman siya sa magnetic resonance imaging, yung MRI, na ginagamit ng mga exclusive hospitals katulad ng St. Luke's, ng Makati Med, at marami pang mga exclusive hospitals na gumagamit itong MRI na ito. Yes. Yun nga lang, pagka nagpa-MRI ang mga tao, syempre selective lang kung ano yung gusto nilang malaman lang sa kanilang health, sa kanyang karamdaman. Yes. Yun lang talaga kasi medyo pricey. Pricey. Pagka ito nga ang good news natin dahil meron na tayong ka-tie-up. So ibig sabihin, yung Western medicine at saka Eastern medicine natin, combine, ay pwede natin siyang pag-collab. Okay? So maganda. Ibig sabihin, yung complementary natin sa isa't isa, para mas mabilis natin masuri yung problema nila. Kasi pag MRI kasi gagamitin natin, ito po ay magnetic resonance imaging. Makikita natin mismo kung ano yung problema, gaano kalaki. Okay, yung quantum magnetic analyzer naman o yung tinatawag nating QRMA
Ang ginagawa naman po nun, chine-check niya yung frequency. O, okay, yung deficiency, overactive ba siya or inactive? Okay, with accuracy. O, pag pinag-combine natin yun, di mas matindi yung accuracy ng findings nila. So, ito, nagagamit ko ng maayos kasi mas madali kong intindihin yung kasalukuyang karamdaman ng isang tao. Halimbawa, yes, malapot ang dugo. Okay. Hindi na kailangan na mag-undergo pa sila ng CBC. Mm-hmm. O kailangan kukunan mo pa ng dugo para ipadaan sa laboratorio. So sa inyo, ibig sabihin... Yung itong machine na ginagamit ko na ito, ano, touch lang siya. Oo. Meron namang rod, meron namang yung palm. Palm. Yeah. Oo. Okay. Oo. So, ito nakikita. Pag lumabas na yung result, nandun lahat. Kung ano yung may mga problema, nandun lahat. Ito ay nagagamit ko ng gusto kasi yung ating knowledge sa medical terminology, mas madali nating ipaunawa. Oo, sa mga interpret mo kaagad. Actually, marami rin akong nakikita na gumagamit din nito. Yes. Pero... minsan nag-try ako na mag-undergo ng check-up sa kanila. Nilalagpasan. Bakit ka ako nilalagpasan yung iba? Eh ako yung nagka-problema rin sa prostate noon. Yun ang lumabas, hindi diniskas sa akin. Iniiwasan na i-discuss yung mga bagay na hindi naiintindihan. Dapat pagka... Hindi sila na-train eh. Malamang na siguro ka kung mga mahirap namang ano, pero maganda na rin na may mga ano. Pero kung mag-i-interpret sana sila yung kumpleto. Kaya ako inaabot talaga ako ng ilang minuto pag nag-i-interpret. Kaya ang pasyente, pagka ito'y binitawan ko, talagang kumbaga sa'yo, busog na busog sa impormasyon. So, ayun. Itong diagnostic process na ito, kailangan talaga mag-undergo sila, nire-require po ang bawat pasyente. Yes. Para meron akong reference dun sa gagawin kong consultation. Yes. Para malaman ko kung ano yung aking ibibigay na rekomendasyon, ano ba mga prescriptions na kailangan nila. Doon ko magagawa successfully yung doctor's consultation. Yes. So, at pagkatapos noon, habang nagko-consult ako, ginagawa ko na yung pangatlo. Yeah. Ito yung psychological counseling na kung saan itinutuwid ko. Itinatama ko yung mga maling practice o gawi ng mga pasyente. Kaya sila hindi gumagaling dahil hindi nila naitatama ito. Yun. At itong psychological counseling na ginagawa ko, advantage kasi I am also a psychologist. And that was my preparatory course. Yes. Prior to proceeding to a medical proper. Yeah. So itong psychological counseling na ginagawa ko, ito ay sulit kasi yung mga pasyenteng pasaway, na itatama natin sila. O ano, gusto mo ba talagang gumaling o... huwag mo na lang sundin. Ginaganon. So, sige. Kung gusto mong gumaling, sundin mo itong payo. So, yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod, yung mga matitigas ang ulo, na talagang hindi gumagaling, sila yung mga naunang gumagaling. Dahil sinusunod nila yung protocol. Now, sa aking ginaganap, yung pang-apat, after psychological counseling, ito na yung nutritional coaching. Nutritional coaching na. Okay. Doon sa psychological counseling, napakahirap talaga magpagaling hanggat hindi mo naitatama sa pasyente kung ano yung dapat nang gawin at sundin. Yeah. Dito sa nutritional coaching naman, maraming mga pasyente na talagang gustong gumaling, pero yung lifestyle nila, nila mabago. Oo. Malapot na ang dugo, tumataas na ang presyon, bumibilis na bintig ng puso, nananakit na ang batok. Yes. Nalaman na nila na malapot ang dugo nila, ayaw pa rin lumubay sa mga pagkain nagpapalapot ng dugo. Kaya madalas sinasabi ko, nakakalungkot isipin. Walang mangyayari sa inyo. Malapot ng dugo nyo, ang mga pagkain nyo, mga mamamantika, mga makukolesterol, masisebot, may mga taba-taba. Matatamis. Hanggang kailan tayo? Hanggang kailan tayo? Mukhang marami na ipon na pampagamot, Doc. Maraming perang gustong pang lustayin sa paggagamot sa kanila. Ako talaga, Doc, tinitingnan ko yung paraan kung saan sila makakatipid. Yeah. Pero itong paraan na ito, ito yung mas mabilis. Mm-mm. Mas maayos. Mm-mm. At mas ligtas ang kanilang paggaling. Yun.
itong bagay na itinuturo ko sa mga pasyente, hindi nila ito makakalimutan. Kaya yung mga gumagaling, na sumusunod, gumagaling sila. Sabi ko sa kanila, itong check-up nyo na ito, kako libre. Pero sa susunod, sisingilin ko na kayo. Totoo, totoo naman. Yung iba natakot, baka hindi na daw babalik kasi sisingilin na. Oo. Iniisip ko naman, paano nga sila gagaling kung hindi sila babalik. Oo. So meron kasi akong protocol, 5 check-ups for every patient. Binibigay kong libre yan. 5 check-up for free? For free. Okay, ganda nito. Okay, so lahat po na nakikinig ngayon, interesado po ba kayo magkaroon ng free check-up sa isang medical doctor na ngayon ay ang approach niya ay holistic na. Pinagsama po ang Western at saka Eastern Medicine as complementary protocol kung paano po mabisa at ang pagaling ninyo ay mas mabilis. Oh, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Dr. Lovick Flores na isang medical doctor and also kay alternative practitioner and naturopathic practitioner. Doc Lovick, saan ka ba na mahahanap para ma-avail yung libreng check-up na yan? At kung ano po yung mga recommendation para mabilis na gumaling? Go ahead. Doc Bong, meron akong mga projects sa kasalukuyan. Yes. Meron tayong na-establish na clinic sa Parañaque na kung saan ay meron tayong mga services na ini-extend doon. Mm-mm. Itong mga services na ito, sa mga gustong magpaganda ng pabanat ng kutis, naganda kayo. Yung pagtatanggal ng mga warts at saka yung lunal na undesirable na ayon yung nakikita, naaalis po namin yan. Meron kayo noon? Meron kami noon. Oo. Kasi beauty and wellness hub yung clinic namin. Yeah. Oo. Ano yun? May derma kayong doktor? Hindi. Kasi itong aking partner, itong aking partner ay isang international beauty specialist. Okay, okay. Kaya yung tandem namin, ako sa medical side, ito sa kanya, ito yung mga beauty. Kaya kumbaga napakaganda ng aming tandem. Ito nga, dadating siya at sana madala ko rin dito para sa isang live interview with you. Para siya ang makapagsabi ano ba yung mga ginagawa rin pag siservisyo sa tao. Oo. So ito, pagpapatuloy ko, itong aming clinic, itong mga services na ito ay aming ginagawa. Meron kami mga ginaganap na mga therapy. At, ano mga therapy na ginagawa ninyo? Katulad ng meron kaming gadget na ginagamit. Hindi ko na kailangan banggitin yung mga brand niya, pero ito ay malaking tulong para sa mga pasyenteng matagal nang umiinom ng kanilang mga maintenance na hindi sila gumagaling. Ito ay nakakatulong doon sa mga taong hindi ma-determine kung ano yung kanilang mga karamdaman, bakit pabalik-balik yun. Mm-mm. Na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila sa pag-inom ng kanilang mga resetang gamot. Oh, yeah. At meron pa ritong mga ginagawa kami na kung saan ay nag-i-import kami ng mga practitioners. Katulad ng chiropractic therapy. Minsan, in-invite na kita doon yata, di ba? Sa isang project ko, di ba? Ayun. At meron tayong ibang mga practitioners na ini-invite pa para doon sa acupuncture at marami pang iba. Ginagawa namin yan sa aming clinic. Now, ako, meron akong mga projects, mga outreach medical projects na kung saan ay nandun ako sa mga communities, sa mga companies, sa mga cooperatives, sa lahat ng mga schools, ganyan, sa lahat ng mga interesadong groups na kung saan ay nagpupunta ako doon at nagko-conduct ako ng check-up sa kanila with my protocols. I have my own diagnostic machines, gadgets, everything. And I do the consultation by myself and the counseling or the psychological counseling and the nutritional coaching, which is very, very successful, na kung saan naramdaman ko talaga at nakita yung paggaling ng mga tao. Dahil bago matapos yung 5 check-ups nila, unti-unti kong ikino-compare yung pinakaunang result nila doon sa follow-up check-ups nila, dinadiagnose ulit, ikino-compare ko yan at ipinapakita ko sa kanila yung pagbabago ng resulta. Kaya yung 5 check-ups na ito, pagkatapos ng first check-up na ito, nire-require ko silang bumalik para sa kanilang
apat na follow-up check-ups. Wow. Kaya yung mga pasyente dyan na na-check up ko na, sinisiguro ko sa inyo, pag na-check up ko kayo ngayon, kailangan yung bumalik at tapusin natin yung apat pa na follow-up check-ups dahil hanggat hindi kayo gumagaling, hinding-hindi namin kayo tatantanan. Tay boy pa pala si Tatay. Excuse me. Doc Lovic, sa kagandahan po ng mga in-explain ninyo, saan po ba namin kayo matatagpuan? Ang katanungan po ng ating mga nanonood sa ngayon, ano pong lugar? Tulad ng nabanggit ko, Mike. Saan? May clinic tayo sa Parañaque. Parañaque. Dito sa may bandang Marcelo Green. Sa Severina. Pag senior citizen, wala kaming sinisingil. Oy. Maliban lamang doon sa kanilang kung ano yung ating irereseta, syempre kayo nang bahala kung gusto niyong bilhin, kung gusto niyong gumaling, di inumin ninyo. Yes. Ayun. Dito sa Parañaque, meron kaming mga ginaganap na medical projects. Yes. Sa lahat ng mga barangays, hindi man lahat, pero yung mga barangays na pinupuntahan natin, yung mga senior citizen chapters na interested na kung saan ay kinikater natin. Okay. Kailan lang, nakapagsimula na rin tayo dito sa Quezon City. At napakadami palang chapters ng Quezon City. Maabot ng mahigit 900 chapters. At yung kanilang average membership ay 100 pataas. Dami, no? Oh, so I don't think na matatapos ko ito ng isang taon lang. So ganun pa man, ang ating desire talaga ay yung makapagbigay ng servisyo unang-una sa mga may sakit, lalong-lalo na mga senior citizen. At may tama kung ano yung dapat. At ma-experience nila yung mabilis, ligtas, at yung paggaling na hindi katulad nung paggaling na minsan gumaling ka tapos bumabalik na naman. Yes. Yung ganap talagang paggaling ang kanilang ma-experience. So dito, may mga barangays kaming napupuntahan na kung saan ay ino-offer namin ito na libre. Wala talaga silang babayaran. Sa consultation? Sa consultation, libre. Psychological counseling at saka sa nutritional coaching, libre yun. Libre yun. Doon nga lang sa printing materials, meron kaming nire-require cost. Na ₱50 lang. ₱50. Para sa printing materials. Printing, pero sa mga baguhan, pag nagsisimula sila, meron kaming ibinibigay na ito, inhaler oil ito. Inhaler oil. Ito ay sa mga may problema. Kasi ito nung pandemic, medyo maraming may problema sa lungs. Oh. So ito yung ibinibigay namin, lumalakas sila. Tapos yung mga may mga problema sa baga. Ano ba yan? Made of what yan? Ito ay isang uri ng inhaler oil na natural na kung saan gawa sa balat ng kalamansi, hindi katas. Balat ng kalamansi. Ayan. At meron pang iba na kung saan ay puro natural. Wala po itong kampor. Yes. Oo. Walang kampor ito. So ito, papatry ko sa inyo mamaya. Simple lang ang paggamit. So ito, ang bawat nagpapa-check up sa amin para ma-avail nila yung 5 check-ups or 6 months na entitlement para sa pagpapa-check up, magre-register sila sa unang check-up nila at mag-a-avail nito, wala na silang babayaran. I-avail nila ito at ₱250. 250 lang yan. O libre na yung 6 months na check-up nila. Ang kanilang babayaran na lang ay yung kanilang print-out. Yung mga gamot na irereseta, depende doon sa kanilang mga karamdaman, at yung ₱50 para sa mga printing materials. Okay. So, very affordable. Napakaganda pong offer yan para po dun sa lahat na nagtitipid na gusto pong magkaroon ng lunas sa inyong karamdaman. Okay, meron po kayong libreng check-up. Okay, may print-out lang po ka not cost para po sa pambayad sa bond paper na yan. At syempre po, ang hangarin po ni Dr. Lovic kay masubaybayan po kayo. Kaya kinakailangan, pag kayo nagpasuri, kinakailangan kay sundin ninyo yung protocol. Para sa ganun, eh kayo'y magabayan na magkaroon kaagad ng kagalingan at maipsan ang nagpapahirap sa inyong kalusugan. With that, maraming salamat sa quality of time na pinagkaloob ni Dr. Lovic Flores sa atin, isang medical practitioner na ngayon po ay
advocate po siya ng naturopathic practices and at the same time is a complementary medicine at integrative medicine at the same time. So ibig sabihin pinaghalo-halo na lahat para sa isang layunin na gusto po niyang maipamahagi sa inyo ang kanyang malasakit, dahil ang hangarin niya ay siya po'y maging daluyan ng pagpapala sa inyong paggaling. Doc Lobic, maraming salamat po sa inyong oras. Kaya kung meron po kayong gustong batiin at pasasalamatan, kay you still have the time bago po tayo magtapos sa ating program. Bago ko pasalamatan ang aking mga iniisip na pasalamatan, unang-una, pasalamat muna ako sa Panginoon dahil ang aking panalangin na sana ay makabalik muli sa panggagamot pag binigyan uli ako ng pagkakataong lumakas. At sabi ko nga, pag ako ay muling lumakas at makabalik sa panggagamot, ay hindi ako maniningil ng kahit na piso sa bawat pasyente. You know? Kaya yung konsultasyon talaga ay hindi ako naniningil. Bilang isang psychologist, kung kayo i-charge, hindi po sasapat yung 1,000. So, libre po yun. At yung nutritional coaching. In fact, bago mag-pandemic, yung mga companies na nag-i-sponsor, kinukuha nila ako. Nagiging kalat ka rin ako noon eh. Kung saan may mga projects sila, kinukuha ako at doon nag-check up. Yes. Nag-charge sila ng 1,500 pesos for these four protocols. Diagnosis, doctor's consultation, psychological counseling, and nutritional coaching. 1,500 ng charge na. Pero nung ako na nagsarili, tulad ng aking pangarap na pag ako ay makabalik sa panggagamot, hindi ako maniningil kahit na piso. Kaya wala po akong sinisingil sa konsultasyon at saka sa mga iba pang services na ginagawa ko. Kaya napaka-blessed po tayo kung tayo ay may pagkakataon, bisitahin niyo po kami sa aming clinic sa Paranaque, doon lamang po sa Severina Avenue. At dito sa Quezon City, mayroong mga lugar na kung saan ini-schedule yung aming mga check-ups. Malalaman naman ninyo yan kung kayo ay senior citizen sa inyong mga sa pamunuan. Sa mga chapter, distrito, kung saan kayo nakakasaan, nasasakupan. So maraming salamat. Ngayon po ay actually nung nakabalik na ako, kinukuha na naman ako, binabalik na naman ako ng mga companies. So ilang mga kumpanya na naman yung tinanggap ko ngayon. At doon ay nag-check up ako. Isang araw sa ganito, isang araw sa ganyan. So yung ating schedule ay kung ako ay nasa isang lugar katulad ng Alabang, nandun ako every Saturday. At nag-check up ako dito sa ZU, dito sa company ni Dr. Homer Lim. Pinuntahan kasi ako sa clinic ko personally. Sininvite ako ng mga staff niya para mag-participate doon. So nag-check up ako doon. Doon sa Paranaque, regular din yung schedule ko ng every other Wednesday sa Santo Niño. Yes. Dahil yun ay medyo malayo sa lugar sa clinic namin, pinupuntahan ko yung mga pasyente instead na sila yung pupunta sa clinic. Kami na mismong pumupunta doon para check upin sila. Yes. Meron din kaming ginaganap na chine-check upan dito sa Cavite. Pero medyo ni-stop ko muna kasi pinaprioritize ko ngayon ang Paranaque at ang Quezon City. Yeah. So sa lahat ng aking mga kasama, ang aking mga staff, pinapasalamatan ko kayo dahil sa inyong pagsasakripisyo. At sa pangunawa, dahil minsan naman pag ang pasyente talaga pasaway, ay dumarating yung pagkakataon na nai-stress din ang mga staff. Pero ang sabi ko sa kanila, unawain natin sila, ang kailangan nila ay relief. Kailangan nila yung comfort at upliftment. Baka pagka tayo ay nagpakita ng hindi maganda sa kanila, yung karamdaman lalong lalala. So ang ating pakay ay upang sila'y pagalingin, hindi pasamain ng kalooban. Alright. So yun ang aking, so pinapasalamatan ko rin ang aking partner na banggit ko na kanina, na paparating na at tuloy-tuloy na ang aming pagsiservisyo. At siyempre sa aking anak, na siyang aking madalas kasama, siyang nagdadiagnose sa mga pasyente bago dumating sa akin yung result. Siya yung nagmamotivate. At maraming salamat, Irvin. Siya yung aking panganay na anak na lalaki na pinakiusapan kong mag-resign
Med-rep kasi yun, na mag-resign ka na, tulungan mo ako. Mm-hmm. Para maramdaman niya yung ginagawa kong serbisyo bilang pagpapasalamat sa aking paggaling. Yeah. Dahil sa yung naka-witness nung ako ang may sakit. Yes, sir. At sa lahat ng aking mga pasyente na nagtitiwala, yung mga gumagaling, i-share nyo ito sa ibang mga pasyente pa, lalong-lalo na sa inyong mga mahal sa buhay, yes, membro ng inyong mga pamilya. Pagka kayo may mga karamdaman, subukan nyo ako. Subukan nyo ang aking serbisyo. At doon yung masusumpungan kung paanong ating ginagawa at matutupad yung ating pangarap na maayos, mabilis at ligtas na paggaling. Maraming maraming salamat din dito sa Bayanihan Broadcast Media dahil sa inyong ginagawang pagpapalaot ng serbisyong pangkalusugan. Marami tayong natutulungan at ako po, hindi ko man ipinapangako pero binibigyan ko ng garantiya na pag kailangan ninyo ako para sa serbisyong pangkalusugan, lagi lang akong nandito. Maraming maraming salamat sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan at sa lahat ng mga taong nagtitiwala at nagmamahal. Magandang araw po sa inyong lahat. Alright! Yan po ay mula sa isang batikan na isang medical practitioner na kung saan ang kanyang paraan sa paggagamot po is a complementary and integrative kay with the holistic approach na ginagawa. Muli ang aming pasasalamat kay Dr. Lobic Flores bilang isang medical practitioner and psychologist at the same time. Nawa po ay gabayan kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa, lalong higit sa paglilingkod sa ating mga kababayan. At syempre po, pinapasalamatan namin lahat na ang miyembro po ng CIA Bayanihan, maging po ang BBM Media, at syempre po, sampu dyan ng ating mga kabalikat, kasama po ang ating mga IT, ganun din po sa ating mga technical at engineer na pwedeng ibigin, pwedeng mahalin, huwag lamang ang kinin. At syempre po, salamat kay Ms. Mine, ganun din po kay Ma'am Tanya, kay Ma'am Nelly, kay Ma'am Via, kay Ma'am Presa Alpa, ganun din po kay Ma'am Marina, at syempre po sa ating doktora na si Doktora Jaja Pineda, kay Sir Johnson, kay Sir Amba, at sa ating Vice President, walang iba kundi si Sir Benny Maligdim at Station Manager at the same time. At ang pasasalamat po natin sa ating butihing Chairman, walang iba kundi si Chairman Efren Rambo Rapanan, at kay Ma'am Amy. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa programang Wellness Pilipinas in Action. At syempre po, ang inyong lingkod si Dog Bong ay patuloy po na sumisigaw at nagpapasalamat sa inyo lahat. At lagi niyang sinasabi, galaw-galaw para hindi pumanaw. Giling-giling, tiyanap-tiyanap, ay giling-giling para hindi ilibing. Dahil po sa Wellness Pilipinas in Action, kayo ang laging bida. Bye-bye! So long everyone! Happy Long Weekends! Ingat! Wellness Pilipinas in Action.